1102. Oh, 1103 pala. Room ko, hindi ko alam yun. Anong pangalan niyo po, ma'am? Miss Kapasha. Ituloy niyo po ako sa room niyo para pagka yung may mga bagong teachers o mga teachers na... May information bulletin kami. Lahat nandyan. Calendar, yung mga bell, yung kung sino yung mga... Para saan po yan? Counselor. Usually, ginagamit to pag yung mga bata nagtatanong kung A day ngayon or B day. Yung mga calendar namin. Ito yung mga school days o walang work days or annual leave. Yan yung plan pagka lumabas ka at may fire. Lahat. Ayan yung grade scale, dress code, lahat. Ay, napakaganda pong halimbawa niyan. Eh, ano naman so, po itong isa? Yan naman, wala lang, keme lang, mga alphabet. Para lang magkaroon ng ano, magkaroon ng design yung wall ko. Diba? Cute naman. Doon kong bata siya, pero attractive pa rin sa high school. Ay, eto namang ano nyo? Para eto kasi, sa may book kami. So, yung book nila, first year nilang gagamitin to. So, A7. So, alam ng mga bata kung saan nila kukunin yan. Kung A5 sila, dyan lang nila lalagay lahat yung libro. So, they cannot take it home. So, while na nandito pa siya sa room, kailangan naka-organize sila lahat para madali nilang makuha. Hindi sabog-sabog. Mm. Ay, dun sa banda naman po yan. Para saan naman eto, po yan? Eto, CKH. Ang CKH ay mga classroom rules na mismong ginawa ng bata. So, social contract ang tawag dito. So, ito yung para sa first block ko, ito yung ginawa ng second block ko, ito yung ginawa ng fourth block ko. So, halimbawa, pay attention. So, si Andrea, siya yung nagsulat niya. So, halimbawa, nakakalimot siya sa sarili niya, nakakalimot na nagpipay attention. So, pwede kong sabihin na, hey, Andrea, did you not remember that you put a social contract about paying attention? So, pwede mong iba to sa kanila yan. Maganda siya kasi meron siyang... What should I do? What am I going to do? Tsaka what do I do? Yung, basta maganda yan, social contract. Galing. Ayan. Ito, party table para sa co-teacher. Kung may bisita kang teacher. Kasi sa fourth block ko, dalawa kami. Mm-mm. So, binigay ko sa kanya to. Mm-mm. Ito, table ko. Calendar, printer, cellphone holder. Ay, wow. Okay. Eh, ito naman po, parang... Tinuro niyo na po sa akin yan, pero hindi ko po naintindihan. Mga small tidbit siya, mga small lecture ng topic. So, ang gagawin ng mga bata, kukuha sila ng sticky notes, tapos, yung mga munting kaalaman, ilalagay nila dyan, tapos they can walk through every time na may testing. Tapos, parang cheat sheet, pero legal. Pero, pwedeng gamitin nila yung ibang... Hindi nila pwedeng kunin yan. Pupunta lang sila dito without anything. Walang pencil, walang paper. Pero, pwede nilang gamitin yung iba. O yung sinulat lang nila. Oh, well, pwede nilang tingnan yan. Kasi, you cannot limit them to look eh. Mm-hmm. Pero nga lang, hindi nila pwedeng makuha to. Anong rule? Kami. One at a time? Or they no, can... No, they can go as much as they wanted. Basta, walang dadalhin. Mm-hmm. Hindi pwedeng magsusulat ka dito, kukopyahin mo, bawal mo. So, punta ka lang dyan kasi nga, legal cheat sheet siya. Mm-hmm. Bawal kasi ang meron. So, ang gagawin mo, bigyan mo sila ng legal na hindi sila magdaan. Ay, ang galing. Per unit. Yeah, per unit. So, nandito na kami sa unit 3. May unit 1 na, unit 2, unit 3. Ayan. Ay, wow. Ang galing. So, na-appreciate yung mga bata. Ayan, sample, yung mga sinusulat nila. Oh. Hindi nila matandaan yung formula. So, susulat nila yan, gawa-gawa nila yan. Mm-hmm. Eto, nagawa ko na po ito, kaya thank you. Pero, anong mo dito? Sa... Yung 3? Oo. Ang galing. Ilang quarter? Ano? Quarter 1 pa lang. Oo. Quarter 1 pa lang yan. Nasa unit 3 na kami. Unit 2 pa lang yung nare-recognize ko. So, nasa dahon, yung naka-perfect. Ayan, yung mga nasa dahon. Naka-perfect yan. May puno na din akong nabili. Hindi ko pa lang na-start. Gusto mo yan? Bibigyan kita ng puno na yan. Gusto mo? Saan binili meron mo na? Meron pa ako niyan. O sige, syempre. Syempre, lahat ng libre bibigyan mo. Tapos ito, yung mga printouts naka per week para pag naiwan ng bata, ano itong bata ko sa nila. Tapos, ayan pa. Ayun, meron pang isa. O ito. O yung mga bagong teacher. Ay, may extra teacher doon. Incredible work. Ang galing. Nagawa mo na yan. Yan yung mga last semesters ko. Ah, okay. Ayan. Ang gaganda, di ba? So, ano pong masasabi niyo po sa mga bagong teachers? Wala or naman. Or doon sa mga magtsaga teachers lang. Na?
So sa classroom decoration and management po, isang advice. Oh well, nasa sa'yo na yun. Kung advice to coming from teacher of the year of this big school. Bahala ka na kung paano mo ayusin yung classroom. Basta ang akin lang, yung maging convenient tsaka attractive sa bata. Kasi talagang may factor yon. May bata kasing pag pumasok, parang iniikot agad yung mata nila sa classroom. So parang sa akin, pag walang nakalagay sa wall o walang nakadecorate, parang hindi sila mag-aaral. Parang they are unmotivated to learn something. So feeling ko, nakakatulong yan. Uuwi na po ako ha, kasi gagayahin ko na po yung classroom nyo. Thank you, Miss Capacia. Welcome sa aking locker. Dito ka mag-shop. Marami kang masashop ka. Ayan. Oh, addition nito, pero ikakat ko na po ang videos, ha? Kasi mangangahoy po ako. Bye!